Ang sa akin ay nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama at ako ay mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, "Paanong masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin ng kasihan ng Espiritu Santo ang napahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan ko mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo." Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano magiging anak ni David ang Mesiyas? At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyo, mga kapatid ko kay Kristo. Mga kadeboto sa mahal na puso ni Jesus. Sa atin pong paghahanda para sa dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, mauunawaan natin ito, paano niya ito isiniwalat o ibinunyag sa kanya na ring paglilingkod bayan o bahagi ng kaniyang pangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. Kung ang kaniyang inialok una, kung babalikan natin ang mga unang kabanata ng Ebanghelyo ni Marcos ay sindoon sinasabi ni Jesus, "Magsisi kayo at magbalik loob. Naririto na ang kaharian ng Diyos." Sa makatawid, ang kaharian ng Diyos na ito ay para sa pangkaraniwang Hudyo ay malalaman nilang ang pagdating ng katuparan ng propesiya na ang Mesiyas na kanilang iniintay na manggagaling sa lahi ni David ayon na lang sa propesiya ni Isaias, gayon din sa propesiya ni Jeremias, ang kahariyang ito ay pamumunuan ng Mesiyas na manggagaling sa lahi ni David. Kaya dito sa ating Ebanghelyo na pakinggan, pinaglalaruan ni Jesus ang mga salita na maging palaisipan sa mga eskriba, paano siya makikilala? Paano nila tatanggapin si Jesus sa ganoong pagsasabi na ang Panginoon ay nagsabi na maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang iyong mga kaaway? Dalawang Panginoon ang binabanggit. Sino dito sa dalawa ito ang tinutukoy na lalapat sa kanilang iniintay na Mesiyas na manggagaling sa lahi ni David? At dito ay gagawin niyang paraan upang ipakilala siya na ang kaniyang ginagawa ay ang katuparan ng propesiya na siya ang Panginoon na tinutukoy upang dalhin ang ipinangakong pag-asa, tuparin ang ipinangakong pag-asa. Lalaya ang bayan, matitiwasay ang bayan, ngunit hindi sa paraan na kanilang inaasahan. Pagkat dito'y ang pasusukuin ay hindi kaaway ng mga kaharian. Ang pasusukuin dito'y ang maling puso, ang puso na sinasaklot ng kawalang pagtitiwala sa Diyos.
ang kaaway ng puso na nag-aalinlangan at minamaliit ang kapangyarihan ng Diyos, ang pusong taksil, ang pusong salawahan, ang pusong bingi, ang pusong ang hangarin ay salungat sa paghahari ng Diyos. Kaya ito ang kaaway ng anak ni David, na Mesiyas, ang maling puso. Kaya't itutuwid niya ang pusong ito sa pamamagitan ng kaniyang puso. Kaya't ang puso ni Jesus ay kumikilos ayon sa kaniyang taglay na pagkaka o kasinuhan or identity, pagkakakilanlan, the Son of David. And sino itong Son of David na ito? Kaya nga, sa pasimula nga ng Ebanghelyo ni Marcos, umuugnay pangalang ito sa binubunyag ni Jesus, naririto na ang paghahari ng Diyos. Kaya ano ang kaniyang ginawa na siya ay nakilala ng kaniyang mga kababayan? Siya ay ang anak ni David na may puso na taglay ang kamalayang siya ay isinugo. Isinugo. Patkat ang kaniyang misyon ay misyon galing sa plano ng Diyos. At siya ay isinugo upang ipahayag na ang Diyos ay nagmamagandang loob. Ang mga bulag ay makakakita. Ang mga nasa bilungguan ay makalalaya. Ang mga sinisigil ay makagiginhawa. At ipahahayag niya ang dakilang kagalakan na pinasisinayaan ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya siya ang isinugo. Kaya nga siya ay ang Kristo. Ang anak na dibid na ito ay Kristo. Siya ay isinugo at itinalaga at pinuspos ng Espiritu ng Diyos upang gawin ang nararapat, bigyan ng pagkakataon ng kanyang bayan, marinig ang habag ng Diyos at ang pag-asa ng kanyang bayan. Kaya ang puso ni Jesus na ito ay puso ng isang isinugo. Hindi niya inaangkin ang laman ng kanyang puso. Hindi niya sinidlan ang puso na ng kanyang mga pangarap. Hindi niya sinidlan ang kanyang puso ng kanyang mga pananaw lamang. Punong-puno ang kanyang puso ng isip at hangarin ng Diyos. The Spirit of the Lord is upon me, sabi nga niya. He has sent me to bring glad tidings to the poor, to set captives free, to give sight to those who are in darkness, to proclaim a year of favor from the Lord. Kaya yan ang laman ng puso ni Jesus na isinugo at siya ang tutupad ng ipinangako na at inasam ng kanyang bayan. Pangalawa, si Jesus na ito na nakilala sa anak ni David ay nag-aanyaya na ang puso niya ay matutunan at tularan. Come to me, all you are weary and find life burdensome, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart. Kaya ang pusong ito ay nakikinig. Ang pusong ito ay may puwang upang pansinin at makadama sa kanyang kapwa. O sabihin natin, taglay, no? Ang puso ni Jesus na may pandama. O kung gagamitin natin yung synodality, ang kaniyang pinakitang puso ay tungkol doon. Mayroon siyang
pandama, pakikinig, at pagpapahalaga sa kanyang kapwa na nakikita niyang may hinahanap at may pinapangarap sa buhay at siya ang magbigay ng puwang ito ay matagpuan sa pagtataglay ng puso na katulad ng sa kanya. Kaya nag-aanyaya din sa atin si Jesus, lumapit tayo sa kanya at matutunan paano natin ating turuan at ibigay ang pusong ito para sa Diyos. Pangatlo, sa kanyang pagtupad, ayon sa kanyang pagkakakilanlan, Son of David, ay kanyang pinakita na ang hari na uuna sa labanan, hindi nasa huli. Kaya nga, upang ipakita niya ang kaniyang pagmamalasakit at pagmamahal sa kanyang bayan bilang hari, namatay siya. Inialay niya ang kanyang buhay para sa iba. Kung ang mga hari ang iniligtas, itinatago para hindi mamatay, sa naman haring binilad ang katawan, narito ako. Iaalay ko ang buhay ko sa aking bayan. Kaya ito ang puso na nangunguna, taglay ang diwa ng pangunguna para maglingkod. Eh mga kapatid, ang debosyon natin sa mahal na puso ni Jesus ay dalhin tayo sa atin ding pagtingin sa ating pagkakakilanlan na kaisa ni Jesus sa misyon, kaisa ni Jesus sa pagsasaayos ng buhay. Kung tayo lalapit sa kanya at mag-aaral to learn the lifestyle proper to the one who has accepted God, who has known God, and who has loved God, at isang pusong handang manguna, hindi umatras upang dalhin ang kabutihan at kaligtasan sa kapwa. Kaya nga po sa ikatlong araw na ito ng ating paghahanda para sa kapistahan ng mahal na puso ni Jesus, dinadalangin natin ang mga kabataan na sugatan. Ang mga puso ay naligaw. Ang mga puso ay nalinlang ng mundong ito, ng mga maling pananaw. Mga pagod na, kabataan pa lang, pagod na ang kanilang puso sa paghahanap sa kanilang buhay, sa kanilang sarili. At ito din ang ating alalahanin na naroroon si Jesus na nag-aanyaya sa kanila, "Come to me who you find life burdensome and wearisome and I will give you rest." Mag-aral sila, matutunan nilang kilalanin sino si Jesus na magtuturo sa kanilang puso sa mga bagay na matuwid, malinis, at nararapat at banal. Kaya nang inaalaala natin sa gabing ito. Kaya sa atin din na patuloy na naglalakbay sa buhay, tayo'y patuloy na inaalagaan ng ating hari. Si Jesus, ang anak ni David, isinugo siya, taglay ang puso para sa atin. Naririto siya upang patuloy tayong turuan sa tamang buhay. Naririto siya, inuunan niya tayo na iligtas. Bawat isa'y pinapansin niya upang kaniyang iligtas. Kaya nawa, higit tayong dalhin ng ating debosyon sa pagtitiwala at pagkilala kay Jesus, hindi tayo magkukulang sa ibinibigay na pagkalinga sa atin ng Diyos. Amen.